to my bunso, nag-enroll ako ng watercolor painting sa Ayala Museum under Bob Nuestro. And then from there, nag-umpisa na ako sa ang favorite subject ko talaga are mga garden, plants, but particularly, mas nagustuhan ko talaga ang bougainvillea. I don't know why, but when I was a kid, maalala ko nung yung fence namin nung bata pa ako. Punong-puno yan lagi ng bougainvillea, lagi na pag-summer. Talagang blooming talaga siya. Nung bata pa ako, mahilig na ako mag-drawing. Pero na-remember ko lang ulit, nag-decide na ako na gusto ko mag-paint. Gusto ko talaga ng bougainvillea because of the colors. Although kahit na puti lang yung bougainvillea, pero nafa-fascinate pa rin ako kahit na white siya. Yung layers and layers of petals. Tapos may tiny flower sa gitna. Talagang na-amaze ako sa ganda. Dito sa exhibit ko na to, yung mga bougainvilleas ko will always be present sa lahat ng exhibit ko naman, talagang bougainvillea pa rin ako. But this exhibit, nag-explore ako into abstract. Na-inspired ako sa folds and creases ng fabric, which is yun yung negosyo namin ngayon, nasa garment business kasi kami. So, yung folds and creases ng mga tela, parang yun ang gusto kong maano sa mga abstract ko. So, kaya it's really far different from my bougainvillea. Kasi yung bougainvillea ko medyo medyo soft. Pero yung abstract ko, acrylic on canvas, hindi ko siya pwedeng gawin na parang kasing soft din nung mga petals ng bougainvillea ko. So, ito namang abstract ko is parang mga folds and creases ng tela. This is something new for me kasi pinagsabay ko yung bougainvillea at saka yung abstract ko, no? Para, I don't know why, basta gusto ko lang i-explore pa rin yung mga iba pang options at saka mga possibilities na pwedeng gawin as an artist. Lisa Villaseñor.